Okay, good morning at welcome back to my channel. Nandito ako ngayon sa isang property at ito si Banshee. Ito yung kasambahay namin dito, katiwala namin. Siya na ang nagmamanage nito, no? At ipapakita ko sa inyo yung mga na-improve na dito sa lote, no? Lalo-lalo na itong mga sagina. Ayan, kaway-kaway tayo dyan, Banshee. Okay, dito tayo mag-start sa entrada. Kung makikita nyo, this one was planted 5 months ago, itong mga saging natin. At ito ngayon, ang height nitong saging na to, nasa around 5 feet na, no? Hindi pa kasama itong, ito pa lang yun, hindi pa kasama yung mga dahon, no? Makikita nyo, ayan, naka-line up dyan, hanggang dun sa baba. Tapos dito sa kabila, naka-line up din, no? At ang naging improvement dito sa in-between, tinaniman na ito ng mga halaman. Iba't ibang klase ng mayana, coleus. So, in a month or two, makikita na natin ang improvement dito. No? Matataas ng bulaklak dito. Pagaya nito. Ayan. For everybody's information, hindi ko po ito tinusok lang. Ito po ay nagsimula sa bag, seedling bag. At nung nagkaugat na, saka lang transfer. Kasi mahirap po siyang direct exposure siya dito sa lupa, no? Kaya kailangan na pinapaugat muna. So iba-ibang halaman 'yan. Ayan, no? Dahil daanan kasi itong lot na ito at we are planning to sell also. Kaya kailangan na of course we're the ones running the show, kailangan we walk talk, no? Magsimula sa amin ng pagtatanim, sample ng pagtatanim. Ayan. Puro layered ng mayana siya, no? Okay, this is a month old. So sooner tataas na 'yan, no? Kakapal na 'yan dyan. So ito yung mga sagingan pang iba, oh, matataas. So ang ginagawa lang namin dito management, lahat ng mga nag-brown, bubulok, kinakat namin, no? Kailangan mag-maintain siya ng green lang para ang concentrations ng nutrients niya doon sa mismong diretso para mabilis siyang umakyat. Ayan, no? Tataas na sila. Ito ang pinakamagandang mga halaman o tanim sa mga hill na katulad nito, no? Yung mga pataas. Kasi hindi naman pwede dito yung palay o ibang gulay, no? So isa ito sa maganda itong mga sagingan natin dito. May mga bumagsak ako dito nung bagyong Ulysses at ibang bagyo, pero we were able to survive yung mga iba pa. This is around 150 bananas for the at least 1,500 square lot. Ayan. Okay. Okay. Okay, lilipat na ako ngayon dito sa pangalawang property. Medyo mataas. Kaya iniingal ako. Ito, kapitbahay ko to. Neighbor. Ganito yung gusto ko mangyari sa property, oh. Yan, oh. Nakapalibot yung mga mayanas. They're also selling. Ayan. At pupunta ako ngayon dito kay Tatay Jess. Kasi bibigyan niya ako ng banana. Yung magandang banana. Good morning! Ayan. Aga naman, no? Oh. Hi, Sir Jason! Ayan. Dito na ako sa resort. Ito yung soon to be opened resort. Ito si Tatay Jess. Hi, Tatay! Ayan. Dala-dala ko na po yung pala para sa aking gift ng banana ito. As you can see, ito matatamaan nila itong banana rito. Kasi gagawa ng CR dito sa malawak na pool. Oh. Ito yung pool. Ito yung kanilang engineer. Hi, Engineer Noel! Ayan. Siya ang engineer dito. Siya ang foreman. Everything, no? At bago mawasak itong saging na ito, ito yung binigay niya sa akin at itatransfer ko dun sa property. Ayun. Ayos. Okay guys, ito na yung dalawang suhi na bubuwalin ko.
Tiyo Noel, pakihawak itong phone. Naka-video na yan. I-firm nyo lang na ganyan para huwag gagalaw. Sa gitna nilang dalawa, barata mo ng barita. Sige po. Sir, tanim mo yun sa tagong lugar sila. Po. Tanim mo yun sa tagong lugar, ha? Tagong lugar, okay. Guys, ito yung gagamitin ko nga barita. Baka kami nililipat eh. Ha? Baka may nililipat yun doon. Magpatay tayo dyan. Oo nga, ano? Sir, kape muna. Opo, ay. Yung bibidyo sa itay. Yung bibidyo po. Sa ano niya? Sa engineer, sa gitna ng dalawa. Diyan mabanata sa gitna ng dalawa. Hindi ko makita eh. Hindi, sa dalawa maliit na yan muna. Dito sa gitna. Oh yan, yeah, sa gitna nila. Dito. Balitahin mo dyan. Yun, dalawa nila. Parang ano mo sila? Sa gitna ng katawan nila. Patiyasan mo yung pulo niya. Sa katawan nila ang dalawa. Yun, madali. Yun. Yun. Sabay, ang, ano mo sir? Hindi pa. Malalim pa eh. Lalim pa ang dalit. Napit na mga gulang ko. Relax mana. Hanggang ganyan ang gusto. Yun. Nabaon pa. Mga mabutol sila. Yung galing. Siapa? Galing. Yung talaga ang tunay na parang. Tunay na parang mer talaga. Na magbubuwal ng kwarto. Yan. Alam niya kung malapit na. Yung braso, yung biceps niya. Yun. Oo, kita mo yung mga braso na yun. Masculine body. 30% pa lang ng lakas niya yung gamit niya. Feminine ba? Feminine muscles pa lang gamit niya. Oh. Feminine muscles. Sir, feminine muscles pa lang ang ginamit mo, sir. Alright. Feminine muscles pa lang ang ginamit mo niya. Nakakantsawan ako. Ayan, ito yung pangalawa. Oh. Basic lang. Basic na basic. Basic ano? Kahit yan. Well. Tanggalin na. Okay. Sa sunod na lang to sir pag naano sir ang gulang to. Itong dalawang maliit. Oo nga eh. Baka eh yung malaki. Yung malaki. Sa, yung ayun, may isang malaki pa. Pinapagulang muna namin ito, malaki kasi masyado oh. At sayang naman kung mauunsyami yung kanyang paghinog. So ito. Tapos yung sir kunin pinapakuha mo na yan tayo, di ba? Yan, sige po, kukunin ko po yan. Yan, tatanim yan. 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 Ito medyo malaki na ito. Pero kaya ko itanim to. Basic to, basic. Ayan. Dito ka na lang, sir. Kung saan kala yung may patrabaho, tawagan ka lang. Telephone ka lang. Parang babae sa beer house. Ang ganda ng sample mo, Taya. Ayan, no? Galing. Okay, andito na ako ngayon sa kabilang lote. Ito yung status dito, malalaki na ang mga saging dito. At may mga bunga na rin, no? At dito ko isisingit itong nakuha kong saging tampuhin. Ito kasama ko si Donga, ito yung aking body, no? At in every 3 meters, tatlo itong nakuha kong puno ng saging na tampuhin. Ibiblend ko siya rito. Medyo tinago ko ito nasa likod ng lote kasi maano to eh, maano sa mata. Lalo na yung bunga dahil masyadong mahaba. Kaya tayo niya rin na di-disturb. Kaya dito namin nilagay. Ayan. Pabaon ko muna. Ito medyo malaki to. Itong isa. Ayan. Tapos itong dalawa. Ayan. Ayan. Okay. Panibagong ano to. Expansion. Later, magdadagdag din ako ng lakatan at latundan dito. Ang gagaling doon sa kabilang property din. Okay. Pagkasanay ka sa inuminom,
Kailangan din ng soil sa katawan. Pero hindi ano. Malayo. So, sinasuggest mo na okay din ako uminom. Ha. Konti lang, no? Ang pabuhay sa dugo. Talaga? Depende kasi sa tao, sir. May tao kasi, yung iba nga, nananam na, pati nasanay. Oo nga. Kahit ako, sa loob ng 3 linggo, nananamlay ako parang, kuwan, pero sa ako, konti lang. Okay. Hindi yung kuwan talaga. Pwede bang putulan ng dahon yan, ng 3 dahon? O mas maganda ganyan na siya? Palagay mo. Pag bagong tanimang saging, kailangan bang putulan yan? Pinuputulan? Dito lang. Hindi yung sagad. Ah, hindi sagad. Kalahati, no? Para mag-boost pa yung ugat niya, di ba? Tapos? Yung kuan. Anong purpose? Yung... Kasi ito, matkukuan to eh. Oras na lumaglanta siya, kasi una kasi nagtanim mo, maglanta kasi yan. Kaya ganun yan. Yung makikita mo na dahon na maganda, yung panibago talaga. Yun yung panibago na. Okay. Ah, kaya bago siya maglanta, putulin mo na yung kalahati. Okay. Ayos. Sige, try mo ngang itrim. Gusto ko makita. Hindi ko alam, hindi masyado eh. Hindi pa matalim. May panghasa ka doon? Meron, sir. Ayan. Pakihasa mo na lang yan. Ah, ganyan pala, no? So, kalahati lang dapat. Kalahati. Yan, bagong tanim ito. At tinitrim na namin. Ang tawag dito, pruning. Siguro yung tuktok hindi na, no? Ayan. Yan ang susunod. Yan ang susunod na. Ayan. Ayan. Alright. Tapos na kami dito sa isa. Yung isa naman. Ayan. Ito na yung pangalawang itatanim namin, no? At isa na lang yung isang pinakamalaki yung dito sa kabila. So, tinatabunan na ni Dongay. Madali lang mag-transfer ng mga saging. At ito, hindi na nire-require ito ng dilig. At kusa na siyang lalaki. Do, ang magandang locations kasi ito, medyo malilim. At saka, doon nasisikatan din ng araw. Malilim, basa yung lupa sa ngayon dahil hindi pa sa summer time. Ayos, madalawa na kami. Isa naman. Okay, ito yung pangatlo at ito yung malaki na. Ngayon ang the usual ang pagbabaon ng saging, at least sumukay ka ng balde size, lalo na pagka ganito na malaki na yung bukong niya. Ito, ito bali yung pinaka bukong ba ang tawag dito, Dongay? Ito. Ayan. Actually ito may suhi pa ito. Anak na to eh. Tanggalin ko na rin ito at para maitanim ko sa... Hindi, kailangan to pala Dongay, no? Kasi malaki na siya eh. Kailangan niya na suhi, no? Ayan, no? Diretso na. Oo, diretso na. Lakihan mo na lang yung butas mo. Ayan, no? So, dito pa lang sa buntot niya, meron na siyang 2 suhi. Hindi na namin puputulin yan. Para, kasi malaki na siya. Almost more than 50% na siya. So ito na, tinitrim na namin yung pinakamalaki. Basta huwag nyo nang gagalawin yung nasa gitna. Ayan. Hindi namin ginalaw. Saka yung ito, yung suhi nito. Hindi na rin. Kaya sana yan. Luwagan pa ni Dungay dahil hindi magkasya yung suhi.
pero hindi niya na rin tatanggalin yung suhi. Maganda naman yung lupa at malambot lang. Maganda rin tong itak na gamit namin. Masinop tong paghuhukay ni Dungay. Sanay na sanay, alam niya kung anong paanong gawin. Ayan. Makikita nyo guys, itong malaking puno na to, meron na siyang suhi. Ayan. So, ayan, tatlo. So, hindi na tinanggal ni Dungay. Na nilawagan na lang namin yung butas in such a way na may kasya siya. Yun. Pasok na pasok. Ah, sige, hawakan ko. Ayan. Hinawakan ko na ngayon, oh. Oh, sabon lang. So, ang purpose dito, kaya nilaliman, this is about 2 feet ang lalim, no? Kasi para sa hangin, sa ulan, hindi siya mabuwag. Ito rin ang purpose, kaya yung mga suhi nililipat para ibaon ng proper. Kasi pag sumuhi lang sa gilid ng saging, kung makikita nyo, nasa ibabaw lang yun. Kaya tuwing babagyo, madali siyang mabuwag. Ito, ano na to, stable na ito. No? Malalim kasi yung pinagbaonan sa kanya. Tapos yung mga suhi, kusang lulutang yun. No? Kusang lulutang. Aangat at aangat yun. Ayos. So guys, kanina pinapakita ko sa inyo yung mga tinatanim, yung mga pasimula pa lang. Ngayon naman, last part nitong video ko yung mga may bunga naman, ano. Marami yan, no? So, halimbawa, itong isang malaking puno na to, bago siya tuluyang magpahinog or magpalaki ng bunga, ayan, oh. At bago tuluyang lumaki yan, yung puso niya. Ngayon, nagkusisimula pa lang yung puso, lumalabas pa lang yung mga bunga. Tumubo na rin sa kanya yung mga suhi niya, no? So meron siyang isa, ito yung pinaka malaking suhi niya, at ito yung pangatlo, no? The usual, ang requirement lang isa, no? Maximum na yung dalawa. Pag mayroon pang pangatlo dyan, yun yung kinukuha natin para i-transfer natin sa iba, no? Ayan. So itong isa na to, since ito na yung pipiliin ko, pwedeng yan na yung maiwan para sa susunod na pagbubunga niya. At ito naman yung pwede na nating ilipat or stay lang dyan. Ang mahirap kasi pag masyadong maraming suhi, naghahati-hati yung nutrients na kailangan. Ayan. Oh. Ngayon, ito naman, makikita nyo, ito matagal na ito. This is about 2 to 3 years sa pile nitong sagingan dito. Kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga 10 na puno, no? At kung yayakapin mo, medyo, ayan, no? Mga 2-3 tao na yung lapad niya, no? Kaya, ito yung pag napabayaan mo na yung saging, ganito na siya. Nag-de-develop, no? Hindi, wala na siyang tigil. Kaya lang, minsan ang tendency, ano yung bunga niya, no? Maliliit pagka hindi siya pagsama-sama. Kaya ito, ang project namin, tanggalin yung ibang mga suhi niya, no? Kagaya nito, no? Ikakalat namin yan. Okay, again, this is another set of banana trees dito rin. At magulang na rin itong mga puno na to. Mga 3 tao na rin ang haba niya. At ayan yung build up naman niya, no? So, kung bibilangin ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itong magkakatabi na rin na puno, no? So, pwede na rin itong kuhanan ng mga suhi sa gilid, no? Para yung matira na malalaki, magkoconcentrate sila sa ano nila, no? Ayan, no? So, mahahaba nilang bunga.